Algebra ba ano? Ayan. Si Kawasaki Z650. Grabe, ang ganda, di ba? So, this is as bare as a bike can be for a 650cc. Kasi wala naman ito masyadong tech. Meron lang siyang ABS. It can succumb to standard na the current technology. Makes sense naman kasi sa mga ganito klaseng kalalaking motor, kailangan meron ka ng better braking system. So, that's where ABS is coming from. Alam mo nang may ABS, ikaw na lang mag-disable. Dali mo sa kasa pa-disable mo. Pero, why? Kanyang signal lights. Ito medyo modern na. Ayan, medyo modern na yan. Adjustable levers. Laki ng engine niya, mga sir. Ito yung kamay ko for size comparison. Ang laki. Ito yung frame niya. Trellis na rin. So, light yan. Of course. Tapos dito sa likod, tayo ay nakanisin caliper, single piston. Of course, dual channel ABS. So, let's do the legendary pogi check. So, subukan natin upuan si Z650 at Kawasaki. Ay, grabe. Ang gano'n din ito. Magaan din ito. And yung suspension rebound niya, maganda rin. Classic na speedometers na yan. And the grips are, nice lang. Hindi siya kagaya ng ibang bikes, pero this is okay. Throttle. Tapos, on and off switch and starter. Signal lights. High and low beam. Horns and hazard light. Yun. Side mirror. Ayan. Parang ganda. Ang komportable nito. Especially the seat. Ang kapal kasi ng cushioning eh. Upright position ka rito, pre. Relax na relax lang. Pang malayuan. Yung seat niya, yung cushion. Generous naman. Magandang gamitin. Try against the light tayo dyan. Ayan. Ayan. Mabus. Grabe mo, Mogi. Ayan. So, ayan. Yung kanyang seat niya okay naman. Maganda. Kasi siyempre nga, komportable. And this is your position. This is how you look like. Okay ba? So, may dalawang version to. Ito, itong red na to. It has double overhead camshaft. Tapos, ito naman, itong isang model nila. Itong gray. Ito naman, Z650RS. So, two variants yan. Magkamukha naman sila, wala naman masyadong pinagkaiba. Maliban dito, kung mapapansin nyo, ito merong cover dito. Ito ay bare. Frame, tapos ito yung kanyang crank. Nakanising caliper siya sa harapan. Dual disc brake. So, yan yung dalawang variant. Ganda, di ba? Classic na classic. Army. It gives the bike more dimension. Parang hindi siya binasta binuulang sa planta. Parang meron siyang handmade feel. Alright, so usapang presyo na naman tayo. So nasa likod natin ngayon is Kawasaki Z650RS. 469,000 pesos. So itong pula naman, medyo slightly mas mahal to. Kasi according sa mga tao ni Kawasaki, this is a limited edition. So ang price nito is 481,300. The original price. But since naka-promotion siya, 429 na lang siya ngayon. So, ganda. This is limited edition daw. Sabi ng mga tigakawa sa akin. So, limited edition daw. Parang gusto ko to. Ito yung mga gusto ko, yung mga one-off. This is the last bike dito sa loob ni Kawasaki na i-cover ko. Kasi nakakahiya na rin sa kanila. I've been going back and forth here for the past few weeks na. And baka nakakabalan na tayo ng mga chapi. Pero let me know in the comment section kung meron kayong motor na gusto makita. I'll try to get a hold of it. I'm planning to go to Lipa, Batangas within the week, no? Hopefully, sana bago matapos tong linggo to, makapunta ako para ma-feature naman natin yung mga bikes ni Yamaha. Kasi yun na lang yun. Saka Honda, Suzuki. So sila na lang yung mga hindi ko masyadong feature. But let me know in the comments down below kung meron pa kayong motor na gusto silipin.
I'll be more than happy pumunta rito at i-check yung motor na yun. Okay? So yun lang mga Chappy. Hindi na mong kapaligwi-digwi pa. Thank you so much for staying up until the end of this video. Kung di ka pa naka-like and subscribe, kindly like and subscribe to my channel para matulungan nyo naman ako na medyo lumaki itong channel na to. Alright? So yun lang mga Chappy. I love you and I'll see you guys on the next content. Woo!